morning mga karagarag, isang napakatahimik na umaga sa inyong lahat mula dito sa Baclin, Lebanon. Ito na mga karagarag, bilisang vlog lang to ha. Ano, nakita ko na yung ano, top 10 sa Best in National Costume sa Binibining Pilipinas 2021. Nashock dyan ko mga karagarag, nakuratan ko ba? Kaya nga nung, bakit hindi nasama ang Golden Kalesa ni Gabby, di ba? Kasi ang ganda nun eh, talagang nagustuhan ko yun. Isa yun sa mga the best na national costume sa Binibining Pilipinas 2021. Pero bakit natalo? Nakapagtataka talaga no. Siguro ano, kulang daw sa fan vote kasi baka hindi marami yung ano, fans ni ano, ng Golden Kalesa kaya hindi nakapasok sa top 10. But inayang kasi talaga ako mga karagarag kasi kakaiba yung ano, Golden Kalesa ba, hindi siya common na ano, national costume na nalagi natin nakikita sa mga beauty pageant na Filipiniana, mga Paibon, mga Flores de Mayo, yung mga gano'n na ano, effects. Tapos sabi ng mga ibang netizen kaya daw natalo kasi may pagka similarity daw sa ano, tuktok ng Thailand nung nilaban nila sa Miss Universe at naging ano, best in national costume noon yung tuktok ng Miss Thailand. But ang layo, 'di ba? Ang layo talaga. Tuktok saka Golden Kalesa, paano nagkapareha? Kaya nakakasad kasi kung saan pa yung kakaibang national costume, yun pa talaga ang natalo. So, kasi big fan talaga ako ng Golden Kalesa kaya medyo na ano din ako na ay sayang, naghihinayang ka na hindi napasama sa top 10 sa best in national costume ang Golden Kalesa ni Gabby. Kaya sabi ng mga ibang fans na yun na nga, baka kulang sa fans si ano, si Gabby kaya hindi na push yung Golden Kalesa na mapasok sa top 10. Talaga yung maano ko mga karagarag kasi kung fan vote talaga ang pagbabasihan sa ano, sa beauty pageant, kawawa yung mga kandidata na wala masyadong fan base mga karagbay. Imbis na deserving nila na makapasok sa top 10, yula na. Kasi kung kulang ka talaga sa fan base mga karagarag, wala, kawawa talaga yung ano eh, yung mga kandidata na wala masyadong suporta sa social media kumpara doon sa may mga kilala na mga kandidata at marami na silang ano, malawak na yung fan base nila. Kaya ano nila, advantage nila yon. So, yun lang yung masasabi ko mga karagarag. Sana yung top 10, deserve naman ng ano, top 10 ng Best in National Costume sa Binibining Pilipinas 2021 yung nakapasok. But may mga deserving kasi din ng mga national costume na wala, nakulangan lang sa fan base. At yun lang yung magiging reaction ko. Grabe kainit, di ko katutok sa camera. But sana ano na lang no, bakit wala bang judges na ano, nagpili doon sa top 10 or yung top 10 is base lang sa fan vote sa TikTok or sa Facebook or sa YouTube na ano nila. Kaya sayang talaga. Pero nagpapasalamat na rin ako, happy rin ako kasi nakapasok yung waling-waling ng ano, Tagum City. Kaya okay na rin sa akin yun mga karagarag. At least yung sa dalawang paborito ko may nakapasok na ano, sa top 10. Yung sa yung waling-waling, yung alaga ko. Oh, yan siya. Kaya sa tingin nyo mga karagarag, sa top 10 na nakapasok sa Best in National Costume sa Binibining Pilipinas 2021, kaninong national costume kaya ang mag-top 1? Comment below and mag-ingay tayo sa comment section. Kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang-pagod vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel. Karagan karag, ang babaeng laging nagkarag-karag. Hay! Kutasan ko na. Maligsan ta diri, Jack. Yay! Go! And bye-bye mga karag-karag. Inita, oy!